ang ating kalawakan ay talaga namang nakamamangha. Ito ay gawa sa trilyong-trilyong mga bituin, galaxies, black hole, dark matter at marami pang kamanghamanghang mga bagay. At sa ating pagtanaw sa ating kalangitan, ay naisip nyo na bang alamin kung ano pa ang mga bagay na naroon na maaaring magpasa hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan. Kaya naman mga katinagalog, hayaan nyo akong ibahagi at atin pang mas alamin ang kwento ng sampung katotohanan sa Kalawakan Part 1. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang planetang gawa sa diamante na pinangalan galing sa kanta ng Beatles. Sa konstelasyon ng Centaurus ay mayroong isang brilyante na kasing laki ng planetang Earth na isinunod naman sa pangalan ng isang kanta ng sikat na grupo na Beatles. Ang mga astronomers ay natuklasan ang pinakamalaking brilyanteng ito sa kalawakan at ito ay kanilang pinangalanan na ang BPM 37093 na kalaunan ay kinilala din bilang si Lucy. Ito ay sinunod sa pangalan ng kantang Beatles na Lucy in the Skies with Diamonds. Ang brilyante ay may diametro na 4,000 kilometer o katumbas ng 2,500 na milya at tumitibang ng 10 bilyong trilyong karat. Bongga! Number 9. Ang higanting ulap ng alak sa Sagittarius B. Ang Sagittarius B ay isang malawak na molekular na ulap na binubuo ng mga hangin at alikabok na matatagpuan sa gitna ng Milky Way na may layo naman na 26,000 light years mula dito sa atin sa Earth. Ang ulap na ito ay may lapad na 463 trilyong kilometro at ang kamanghamangha na ulap nito ay naglalaman ng bilyong-bilyong litro ng alkohol at sinasabi na ang ulap ding ito ay nagtataglay ng amoy na nakalalasing katulad ng rum. Kampay mga katinagalog, kampay! Number 8, tumatagal ng 225 milyong taon bago makaikot at maglakbayang araw sa ating Milky Way. Ang ating Milky Way galaxy ay isang napakalawak na lugar. Kaya naman kahit gaano pa kabilis ang pag-ikot ng nagliliyab nating haring araw ay tumatagal pa din ito ng humigit kumulang sa 225 hanggang 215 milyong taon para makumpleto nito ang paglalakbay sa paligid ng sentro ng ating galaxy. Sinasabi ang huling oras na ang araw ay nasa kasalukuyang posisyon nito. Ang super na kontinenteng Pangea ay nagsisimula pa lamang na maghiwalay 175 milyong taon na ang nakararaan. Matagal-tagal mga katinagal. Number 7, ang pinakamataas na bundok sa ating solar system. Ang pinakamataas na bundok sa ating solar system ay matatagpuan sa planetang Mars na kilala sa katawagan na ang Olympus Mons. Ang bundok na ito ay isang napakalaking bulkan at sinasabing ito ay katulad ng mga bulkan na matatagpuan sa isla ng Hawaii. Ang Olympus Mons ay may taas na 16 miles o 24 na kilometro na halos tatlong beses pang mataas kung ikukumpara sa Mount Everest. Mataas. Number 6. Ang isang kutsarang neutron star ay kasing bigat ng 1 bilyong tonelada. Ang neutron star mga katinagalog ay kilala sa pagiging siksik nito at sa mabilis nito na pag-ikot. Sinasabing kung makakakolekta ng isang kutsaritang bagay mula sa gitna ng isang neutron star, ang isang kutsaritang iyon ay titimbang mga katinagalog ng 1 bilyong tonelada. Isang kutsarit. Number 5, ang pagtanaw sa nakaraan. Ang mga bituin na nakikita natin sa ating kalangitan sa gabi ay napakalayo mula sa ating planeta. At upang ang liwanag ng mga ito ay matanaw ng ating mga mata, ay naglalakbay ito ng napakahabang panahon. Kaya naman sinasabi na sa oras na tayo ay makakita at tumingin sa teleskopyo at makakita ng mga ibang planeta sa kalangitan sa gabi, ay pinagmamasdan natin ang mga bituin at planetang ating natatanaw sa itsura nila sa kanilang nakaraan. Kagaya
kaya na lamang ng bituing Vega na may layo sa atin na 25 light years na nangangahulugan na ang nakikita natin sa ngayon ay ang itsura ng bituing Vega 25 years ago na. Mali nyo, may dinosaur na sa ibang mga planeta. Number 4, ang kalawakan ay malamang na mayroong 170 milyong galaxy. Sa iba't ibang mga kalkulasyon na naibigay, ay iba-iba rin ang bilang at sagot sa kung gaano nga ba karami ang galaxy sa ating natatanaw pa lang na kalawakan. Sa ating kasalukuyang teknolohiya, ang bahagi lamang na ating nakikita na galaxy sa ating kalawakan ay marahil may higit na sa 170 na bilyon. Subalit sinasabing marahil ay mas marami pa ang hindi natin nakikita dahil ang iba ay hindi naaabot ng ating mga mata at wala pa naman tayong mga teleskopyo na may kakayahang makaabot higit sa ating nakikita sa ngayon. Number 3, tinatayang mayroong 4 na bilyong mga stars sa ating natatanaw na kalawak. Mayroong iba't ibang mga modelo para sa pagtatantsa ng bilang ng mga stars sa Milky Way. At ang mga sagot na ibinibigay nila ay nag-iiba-iba rin depende sa kung ano ang ginagamit nilang bilang na average mass o ang normal na laki ng isang bituin. Ang mga kasalukuyang pagtatantsa ay nagpapahayag na tinatayang mayroon halos 400 na bilyong mga bituin sa ating natatanaw lang na kalawakan. Number 2, ang Voyager 1 na spacecraft. Ang Voyager 1 ay naglunsad ng dalawang spacecraft na kinilala bilang ang Voyager 1 at Voyager 2. Ito ay ng taong 1977 at sa loob ng napakaraming mga dekada, ito ay ginagamit upang saliksikin ang mga planeta at buwan sa ating solar system. Ika-20 ng Marso taong 2013, ang Voyager 1 ay ang naging kauna-unahang gawa ng tao mula sa Earth na may pinakamalayong narating na uri ng sasakyang pangkalawakan. Number 1, ang lahat sa Earth ay gawa sa bituin. Sinasabi na lahat halos ng mga elemento na matatagpuan dito sa Earth ay gawa sa mga nasusunog na core o kaibuturan ng isang bituin o sa salitang Ingles ay ang stardust. Ayon sa mga pag-aaral, sinasabi na ang lahat-lahat ng mga bagay na may buhay sa Earth ay nagmula din sa stardust. Ayon sa Amerikanong astronomer na si Carl Sagan, ang nitrogen sa ating DNA, ang calcium sa ating ibig, at ang iron sa ating dugo ay mula sa alikabok o stardust na nagpapatunay na ang tao ay gawa sa galabok ng isang pumanaw nga na bituin. At iyan ang kwento ng 10 katotohanan sa kalawakan part 1. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Makita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Philip Jordan, Wilmar Smith, 30-16, John Michael Lumakang, Marknel Paray, Jeanette Estrop, Rusty Nail, Dark Place Roblox, Carl Evangelista, at kay Wendy Dalita. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog, kang wala po kaya. Huwag pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel. Kung nais na makapanood ng mga kababalaghan at nakakatakot na video, ay i-add po ang Ligalik by Tinagalog. Kung hilig naman po ninyo ay mga cute na mga hayop, ay ang Orange and Friends po ang nababagay para sa inyo. Kung nais maging updated sa usaping siyensya at mas lumawak pa ang karunungan, ay mag-subscribe po sa More Than Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out!